ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaghanda ang pagdating nang manunubos tagapagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa manong unang-una, nang ang tao'y nalugmok sa sala, pinangako ng Birhen ay maglilihi. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating nang manunubos tagapagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaghanda ang pagdating nang manunubos tagapagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, tayo po ay nasa ikawalong araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Sa ating mga pagbasa, hinihimok tayong alalahanin natin na sa maliliit na pamamaraan, tayo ay binibigyang pahalaga ng Diyos at ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos na mapagpala. Sa mga pagkakataon na tayo ay pinagpapala din, atin ding buksan ang ating kalooban sa mga dahilan at pamamaraan kung papaano natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ihabili natin ang ating sarili sa awa at pag-ibig ng ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at
ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagdadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid
ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang buon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo ang lahat. Alleluia. 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 Harit batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwalo siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila." Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan," at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, "Magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikawalong araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at nakakagalak naman po na kahit papano ang tayo pong mga nagdiriwang ngayong umaga ay
fighting spirit pa rin. Punong-puno pa rin po ang ating katedral, lalo't higit nitong mga nakaraang araw, at isang araw na lamang po ang ating pong pagduduusan ng, at pagbubuhusan ng panahon upang ihanda po natin ang ating sarili sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa atin. Palakpakan po natin ang bawat isa. Kung nais po nating intindihin ng maayos ang narinig po nating mga pagbasa din at bigyan ito ng mas malawak pang pag-iintindi, balikan po natin ang naging kwento po ng ating Ebanghelyo noong 19 ng Disyembre, kung saan ibinalita po kay Zacarias ang pagdadalang tao ng kanyang asawang si Elizabeth, o ang pagbabalita kay Zacarias na sila ay magkakaanak na. Maliban po sa karakter ng mag-asawang ito, si Elizabeth at Zacarias, lagi pong nakabuntot sa kanilang dalawa ang kanilang mga kapitbahay at kamag-anak na lagi pong nasa paligid nila. At sa kwentong narinig po natin noong nakaraang mga 4 na araw na ang nakakalipas, at ngayon, iisa po ang naging tugon o reaksyon ng mga taong ito sa balita at sa naging bunga ng balitang ito. Ang mga ito ay nabalot sa saya o sa ligaya sa natanggap ng mag-asawang ito. Pero sa narinig po nating mabuting balita ngayong araw na ito, nabalot naman po ng takot ang mga ito sa pagpapahayag ni Elizabeth at Zacarias sa magiging pangalan ng batang ito. Ang pangalang ibinigay ay Juan, na ang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Narinig po natin bakit sila nasidlan ng takot, bakit kahit papano ay may lumabas na tanong sa kanilang mga sarili. Ano kaya ang kalalagyan ng batang ito? Ano kaya ang ibubuga ng batang ito kapag siya ay nabuhay? Ano kaya ang misyon ng batang ito? Bakit kaya naipanganak itong batang ito? Dahil sinabi din ng mga tao, maliwanag na sumasa kanya ang kamay ng Panginoon. Sa gitna po ng kamanghaan at kasiyahan, sa isang biyayang natanggap, nabalot po sila ng tanong, ng takot, at ng pananaw kung ano ba itong biyayang kanilang natanggap at ang biyayang kanilang nakikita ngayon. Alam naman po natin na si San Juan Bautista ay naparito para ipaghanda ang bayan ng Diyos sa pagdating ni Jesus. At narinig po natin ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. At siya ay binigyang pansin bilang apoy na nagpapadali sa isang bakal at isang matapang na sabon na naghanda at nagbigay tuwid sa puso ng bawat tao. May dahilan nga sila bakit sila nabalot ng takot. Hindi lang dahil may biyayang dumating sa kanilang buhay, kundi ang biyaya pala ay daan para mabago ang kanilang puso at ang buhay, at upang ipaghanda din nila ang kanilang buhay sa pagdating ni Jesus. May dahilan bakit sila pinagpala. May dahilan din bakit dumating itong pagpapalang ito sa kanilang buhay. Mga kapatid, marahil po, katulad ng mag-asawang itong si Elizabeth at Zacarias, manabi na po sa atin ngayon ang
sumalubong o tumanggap ng madaming pagpapamalas ng Diyos na talaga ngang siya ay mapagpalang Diyos. Wala pa man ang Pasko o kaya pang-8 araw pa lang tayo ng simbang gabi, baka madami na po sa atin ngayon ang bumabalik dahil nagpapasalamat nila na sila sa Diyos sa pagpapamalas ng katotohanan na ito. Na Father, narito po ako dahil pinagpala po ako ng Diyos. Baka nga po ang ating iba dito sa atin nakaranas ng pagpapala ng Diyos dahil dati malalamig ang Pasko. Pero ngayon, medyo umiinit-init na ang Pasko. Madami po ang bumabalik at marahil sumalubong sa mga relasyon na pinagbati muli o pinagsadya ng kapayapaan para sa bawat isa. Baka po madami pong masaya ngayon dahil bakasyon na. Magkakasama-sama na muli tayo. Madami ng mga kaibigan na nagtutugma-tugma muli ng kanilang pagsasama at nagbubuo muli ng kanilang pagkakaisa. Madami po marahil ang nagpapasalamat sa Diyos dahil natuto sila kung ano ang kanilang pananampalataya. Madami po sa atin ang nakabalik muli sa simbahan matapos ang mahabang panahon ng pandemya. At marahil madami pa po kayong masasabi kung bakit po natin masasabing pinagpala ako ng Diyos. Pero mga kapatid, nakatanggap po tayo, tinugon ang ating mga dasal, hindi lang para bigyan tayo, pero para turuan tayo at hari nawa makilala ang Diyos sa ating buhay. Hindi lang naman po dumating si San Juan Bautista parang maging isang payak na tao sa kanyang pamilya. But every blessing is worth its purpose. We have received something, but be ready for the purpose. Be ready to welcome the purpose why it is given to you. Nung mga nakaraang 2 linggo, nagdiwang po tayo sa mga bagong abogado at abogada. Baka po ibinigay yan sa inyo, pagpapala yan sa inyo, pero humanda po kayo sa dahilan bakit iyan ibinigay sa inyo. Baka po ngayon masasabi ninyo na medyo nakakaluwag-luwag po tayo sa buhay. Medyo wala po tayong utang, no? Sana nga. Biyaya yan. Hindi lahat ay nakakaroon ng ganyang pagkakataon. Pero humanda tayo sa dahilan bakit ginawa tayong maluwag ng Diyos sa ating buhay ngayon. Masaya po tayong nagtitipon ngayong umaga. Madaming mga tao ang hanggang ngayon nakaratay sa higaan, hindi makapagsimba, hindi man lang makadalaw sa katedral, hindi man makapasok sa simbahan. Nasa malulusog tayong pamamaraan at biyaya ito. Pero humanda tayo sa dahilan bakit may sapat tayong lakas upang pumarito. Ginawa ng Diyos na posible na makumpleto natin ang magiging kumpleto natin ang 9 na araw na ito at biyaya ito. No, ang sarap ng tulog sana natin ngayon. Pero naririto tayo. Biyaya na naririto tayo. Pero may dahilan bakit natin nagagawang bumangon ng maaga, mamasahe mula sa mga bahay ninyo papunta dito sa katedral at salubungin ang Diyos dito. Harinawa po ang lahat ng mga dahilan bakit ito ipinagkakaloob sa atin ay para makita natin na ang lahat ng mga ito ay para makilala natin ang Diyos
at makita natin na ang mga ito, salamin ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. John the Baptist came not only to be a simple child, but to live his purpose and to share his purpose to everyone. To prepare the way of the Lord and again, to help everyone open their heart to make the face of Christ known. Sa madaming pagkakataon, mga kapatid, ipapamalas po sa atin ang kahulugan ng pangalan ni Juan. Mapagpala ang Diyos. At sa mga panahon na katulad ni Elizabeth at Zacarias, sa panahon na masasabi natin na talaga nga po na pinagpala ako ng Diyos, alalahanin natin, daluyan nawa tayo ng takot, hindi upang manginig, kundi upang makita ang dahilan bakit ito ibinigay sa atin. At hari nawa, dahil naranasan natin na pinagpala tayo ng Diyos, maihanda din po natin ang ating puso para tanggapin ang Diyos at para makilala ang Diyos na siyang ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Magsitayo ang lahat. Tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak na ang ibig sabihi, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad sa Diyos sa kanilang mapagmahal at matyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin iniaalay sa misang ito. Isama din natin ang mga panalangin ng mga kapatid nating nakikiisa via online streaming at ang panalangin natin para sa isang mabiyayang panahon ng Adbyento upang bukas loob nating tanggapin si Jesus hindi lamang sa araw ng Pasko kundi sa araw-araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na nanamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nakapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang napahirito sa ala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
dito ka. Sa kipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, kapay ng mga pahihila. Panginoon, iligtas mo ang iyong sa'ya dapat na Pasko. Kung bawat pamilya ay buong, kaya kinalangin natin ang bawat sumapit ang Pasko. Panginoon, halina't umalito ka. Sa kibig mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Panginoon,
magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami ay makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa ngalan po ng ating Rektor, Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, nais po naming ipahatid sa inyo ang aming mainit na pagtanggap mula po sa aming dito sa Katedral ng Maynila, ang ating pong inang simbahan. Salamat po at kayo po ay kasama namin lagi sa lahat ng ating pagdiriwang, lalo't higit tayo po ngayon ay naghahanda para sa Kapaskuhan. Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon, bigyan natin siya ng pasasalamat. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon at pinapasalamatan din po natin ang ating mga masisipag na Manila Cathedral staff, volunteer, and servants sa pagbibigay ng kanilang sarili sa atin sa mga nagdaang araw at sa madami pang pagkakataon at sa kanilang pagsisilbi at pakikiisa upang maging maayos at mapayapa po ang ating mga pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Bukas po ay 24 na po ng Disyembre at ang mga misa po natin ay ang mga sumusunod. Ang huling Misa de Aguinaldo sa ganap na 4:00 ng umaga. Ang ating pong regular Sunday Mass schedule ng 8 a.m. and at 10 a.m. At sa gabi ay ating pong ipagliliban po muna muli ang 6 na gabi na misa upang magbigay daan po para sa isang Christmas mini concert na tatanghalan po ng ating Manila Cathedral Basilica Choir kasama ang mga Kubli Children Violinists. At kayo po ay malugod po naming iniimbita na saksihan ang gabi ng musikang ito upang tayo po ay makapagdiwang ng Kapaskuhan. At ang misa po ng Christmas Eve Mass ay sa ganap na 8 ng gabi na pangungunahan ng ating Arsobispo Jose Cardinal Advincula. Sa mga makikiisa po sa mga pagdiriwang na ito, inaanyayahan po namin na dalhin po ninyo ang inyong mga Bambino Jesus na inyo pong ilalagay sa inyong mga bilin upang ito po ay mapabasbasan ng ating Arsobispo sa misang ito. At sa darating pong araw ng Pasko, isa na naman pong holiday of obligation, ang ating pong misa ay 8:00 ng umaga, 10:00 ng umaga, 4:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Gayon din po, sa December 31, we shall follow the regular Sunday Mass schedule at 8 a.m., 10 a.m., 6 p.m. and another Mass at 8 p.m. together with our dear Archbishop. At sa darating pong January 1, isang panibagong taon at ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ang ating pong mga pagdiriwang ay 8:00 ng umaga, 10:00 ng umaga, 4:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Ang mga paanyaya pong ito ay inyo naman din pong makikita sa ating pong mga social media pages at harinawa po maging instrumento rin po ang bawat isa sa atin na patuloy na hikayatin. Lalo't higit po, napapansin po natin na nitong mga nagdaang araw, ang mga kasakasama natin, marami po sa ating mga kasama dito ay mga kabataan. At sana na, harinawa po, dasal natin na ang mga kabataang ito, tayo pong lahat ay hindi lamang mahikayat magsimba tuwing simbang gabi, kundi sa linggo-linggo ay makapagdiwang, makapagsama-sama po tayong ganap sa harapan ng dambana ng Panginoon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Gayon din po, patuloy po nating hikayatin ang bawat isa na magkatipon-tipon ng magkakasama
sa loob ng simbahan sa mga pagdiriwang na ito at sa lahat ng magiging mga pagmimisa at pagdadaluhan nating mga banal na gampanin sa ating pong inang simbahan. Muli po, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyo at baunin po ninyo ang aming panalangin at ang aming pag-ibig sa inyong paghahanda para sa Kapaskuhan at harinawa po maging ligtas din po ang ating mga kanya-kanyang buhay sa anumang sakuna at panganib. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di natatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ingatan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay paglingkuran. Salamat sa Diyos! Sa